word of God as God's ways. Amen. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, God has His ways. Sige ho, sabihin mo yung katabi mo. Okay, I don't want to preempt what be my message this morning para ho matanggap po natin in complete, no? Completely ano yung salita ng Panginoon. So ngayon po magandang ito, nanonotice ko na may mga bisita po tayo. Welcome ho sa Acts Church. If this is your first time, if you come for the first time, thank you so much. Everyone is very happy. Hopefully, hindi po yung last saka only time po ninyong magdalo sa simbahan. No, ngayong umagang ito, bago natin tanggapin ang salita ho ng Panginoon, ipakita daw natin yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Sabi ho ni Pablo, may isa hong ministeryo na tayo hong lahat ay bound na dapat ho natin itong gawin. Sabi ho ni Pablo, naway magmamahalan tayo sa isa't isa. Tsaka you smile, you know, when you shake hand. Tapos you stare at the person whom you're shaking your hand. And then, do not just go to the people whom you know. Go to those brothers and sisters na yung hindi masyadong kilala, ano po? Sige ho, mag-fellowship tayo sa isa't isa. Brothers and sisters, amen. You may hug or you may kiss. Tell those brothers and sisters, I love you in the name of the Lord. Amen, amen. Sige ho. And then I would like us to remain yet standing for the reading of the Bible. Diyan ho yung passage. Okay, buksan ho natin yung ating mga individual scriptures. Okay. Now, I really like English standards. Jay, yung mic ko na. Sa si BJ. Parang Louis? Malakas ko din po. Okay. There we go. You holding your scripture, and I will lead us in the reading. Okay, here we go. It says here, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of the Lord. Wow! God bless the reading of this word, particularly po sa last paragraph. Ito ho yung huwag talaga natin kakalimutan, pabalik-balik kasi ito eh. Nakikita ko natin mula ho sa unang pahinaan tsaka sa last page ho ng Bible. Dapat ho ang lahat ng pagpupuri ay para lang ho sa Panginoon. Every time kasi, you know, we praise or, you know, we express our worship. Pag hindi ho natin yun binibigay ho sa Diyos, sabi ho ng Biblia, ang Panginoon ho ay nagsiselos. Kaya na ho, we need to be very careful that hindi ho sa tao ho ang glory maibigay ho natin. Sabi ho doon, so that no human being might boast. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mong kalimutan yan. Ibigay talaga ang kaluwalhatian sa Diyos. Look at you. Ang ganda mo, ano po? I would just like you to realize na you are a perfect creation. Hindi po nagkakamali ang Diyos nung ginawa ikaw ng ating Panginoon. So ngayong umagang ito, bago natin tanggapin ang salita ho ng Diyos, personally daw, i-connect ho natin ang ating sarili ho sa Panginoon. Tapos, ibigahin daw natin sa Kanya ang lahat po ng kaluwalhatian sa ating pagpapasalamat at pagpuri sa Kanya. Taso daw natin yung ating dalawang kamay sa iyong kinatatayuan ngayong umagang ito. Sa hindi talaga masyadong mahaba, no po? Okay? May visited. Lahat po tayo individually, we really have our own ways. At isa-isa po tayo differently, of course. Sapagkat unique po tayo, wala hong dalawang tao na magkapareho talaga 100%. Similar lang siguro, pero hindi talaga kapareho 100%. Mula ho sa ating mga choices, siguro sa ating damit, sa color, sa pagkain, sa paghiga, lahat-lahat po. Yung iba ho, hindi makakonsentrate po kung hindi maingay.
May mga tao na ganun, pag mag-study, nakakatulog pag walang music, pag walang television. Eh yun yung sa kanila eh. Yun yung ways ho nila. Pero may iba din, gaya ko, kahit kunti lang home noise. For example, kung kailangan mong magpo-focus, magko-concentrate, ay mawawala ka agad. Ito yung tinatawag natin, our ways. But don't you know, our God Himself, like you and me, kasi tayo ay reflection ng Panginoon. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, you are a reflection of God. Hindi nga ho sa panglabas. Kung hindi ho sa loob. Ang Diyos din natin, Diyos din natin mga kapatid, gaya natin kasi reflection tayo niya, siya din ho ay my ways. God has His ways. At alam to natin mga kapatid, pabalik-balik ko natin itong tinutukoy sa simbahan na yung ways ng Diyos against our ways are really far different. Yun, panguna. At saka pangalawa, far better. At pangatlo, far effective. Misa no, si Isaiah, sabi ho niya, the ways of the Lord are higher than our ways. Pariho daw ho sa langit na nasa lupa. Sintaas daw ng langit sa lupa ho. Tayo ay nasa ilalim. Ganun din daw ang ways ho ng Panginoon. Napag-aralan ho natin ano yung ways ng Diyos para ho ma-appreciate ho natin yung magiginagawa ho niya sa buhay ho natin. Si Pablo ho, siya ho isang brilliant writer. He was, I would say, you know, amongst the apostles, I believe that he was the best. Hindi lang ho amongst the 12, kasi hindi ho siya kasali sa 12. By profession ho, he was a lawyer. At sabi ho ng mga Bible scholars, he once was, you know, a justice who worked in the Sanhedrin court. Kung maga comparative ho sa ating panahon, no, sa Supreme Court. Sinabi ho niya ito. Kasi ho, sa kanyang experience, the Lord humiliated him. The Lord stripped him of all his human glory and he understood the ways of God. Kasi masyadong mataas si Pablo. Marami kasi alam eh. Pwede ho siyang magpugal. Pwede ho siyang magboast. Manghambog. Pwede ho niyang sabihan yung iba, ano, sino ba kayo? Ano ba kayo? Kumpara sa akin. Kaya ho, tinuturuan ho siya ng Diyos. Sa labi ho ng mga apostol na makikita natin sa Biblia or mga writers sa Bible, si Pablo ho ang pinakamaraming nagsasabi na dapat ho, dapat na dapat talaga lahat kong papuring pagpapasalamat ibibigay ho natin ho sa ating Panginoon. Dahil ho sa kanyang experience, sabi ho niya, the ways of God. Tatlong beses ho dito sinabi ni Pablo, how the Lord chooses. Paano ho nagpipili ang Panginoon? Tingnan ho natin, ha? Basahin ho natin. Sabi ho, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. Pag ang Panginoon ho ay nagpipili, ito yung way ng Panginoon. Pinipili ng Diyos yung mga, ano yung foolish sa Tagalog? Ito na ngayon problema. Kalokohan mga. Kalokohan ba yun? Sa Bisaya na, yung katungkabuangan sa mga katauhan. Well, of course, you know, if you will compare those to, to the ways of man, ibig sabihin yung hindi makatanggap-tanggap sa tao, ganun. Ang dami kong mga kaibigang pastor nung sila ay tinawag ng Diyos, hindi ho sila yung nag-present sa kanilang sarili. Ang Diyos ho ay siyang mismong nagtawag sa kanila. Ang iba ho sa kanila ho ay mangingisda, karpentero. Ang iba ho sa kanila, hindi nga ho nakaabot ho sa high school. Pero ginagamit ho ng Diyos. Yun ang tinatawag na foolish. Pag makapasok ka ng isang simbahan, ang pastor ho, ikaw ho'y engineer, ikaw ho'y doktor, blessing ho to ng Diyos. Amen. Pero dapat tong blessings ng Panginoon, hindi natin gagamitin ho yan na manglait ho ng iba. Sabi mo, hindi ako yon. Hindi ho, yung gamitin mo yung blessing ng Panginoon, pwede mo yung gamitan na mangiura.
ng iba. Or yung sa Bisaya, manamang uglaing tao. Instead, yung ano yung blessing na binigay ni Lord sa'yo, gamitin mo yun para sa kanyang kaluwalhatian. Or tumulong mo ng iba. Pag doktor, ihinyero, or mayaman, isang ano ka, milyonaryo ka, nabulagin ka, excited ka, sabihin mo, papasok, magsimba ako kay Lord, magserve ako kay Lord, pumasok ka sa isang simbahan, manghay ka eh. Iba yung expectation mo, pagpasok mo sa isang simbahan, ang napasukan mo, ang pastor ko, na nag-preach ay isang mangingisda, isang magsasakay, hindi man lang nakaabot sa high school po. Hindi ho marunong, hindi lang magaling, o hindi din marunong mag-English. Ano yung reaction mo? Minsan, sinusubukan kasi tayo ng Diyos. Amen. Kapatid, makinig ka. Ito ho yung ways ng Panginoon. Ito talaga palagi ang ginagawa ni Lord. Hindi lang ho minsanan. Pag si Lord ay nagpipili ho, ginagamit talaga ni Lord yung foolishness of this world. Foolishness ho sa mata ng tao para daw i-embarrass yung mga tao na ano, yung mga they think of themselves that they're better than others. Hello, amen? Ako po ninyo mga kapatid. Iyon ang panguna. Sabi ni Lord, pangalawa ko, pabalik-balik kasi sinabi ni Lord dito, God shows what is weak. Yung mga mahihina daw, yun ang pinipili ni Lord. Talaga yung, sabihan niyo yung katabi mo, sabihin mo, parang ako yun ah. Mahina, ano po? Alala mo yung tatay? Dapat tayong mga tatay, nanay, wag natin, sana hindi ito natin gawin ah. Nagbisita daw ang pastor. Eh, nanghambog ang tatay. Eh, ganun tayo, ano po? Pastor, ito yung tatlong anak lalaki. Itong eldest ko, magaling ito sa science. Pastor, pagpipray mo ha, kasi gusto niya. Gusto ko kasi din, pastor. Ang mission kasi niya, magiging doktor to kasi science. Eh, pray din si pastor. So, nagkape si pastor na, pininom ng kape. Inumating yung pangalawang anak, daling sa labas. Pastor, ito yung anak ko. Magaling to, pastor. Magaling mag-de-debate. Magaling sa logic. Ambisyon din niya, pastor. Ito din ang gusto ng aking ano, asawang ako eh. Naway maging abogado tong anak kong ano, pangalawa kasi magaling magsalita eh. Pastor, pwede mong ipag-pipray. Katatapos na ni pastor sa isang basong kape. Ano po? Si pastor din nag-pipray. Lord, maging pastor, maging ano to, maging lawyer tong pangalawang anak. Eh ngayon, dumating yung pangatlo. Sabi ng tatay, oh, pastor, ito yung pangatlong anak ko. Ito yung pinakabuhoy. Ito yung pinakamatigas ang ulo. Hindi nag-aaral. Palagi nagka-cutting classes. Kumakwapit yan, pastor. Mga anak, mga nanay, huwag natin gawin sa mga bata. Huwag natin i-embarrass yung mga anak natin, ha? Pero according to the story, pastor, wala siguro akong chance nitong batang to. Pastor, ipag-pipray mo daw. Siguro, ito yung napag-usapan namin ng asawa ko. Gusto namin siguro paglaki nito, maging pastor. Bakit kaya no? Basta yung parang tira-tira, binibigay natin sa Panginoon. Kaya dapat magbago na ho yung ano natin, pananaw sa buhay. Ano po? Amen? Pag magaling to, pastor to. Amen? Palagpakan doon natin si Lord. Pero si Lord, tingnan mo yung sarili mo. Gaano ka kawig? Gaano ka kahina? Pero pinili ka ng Diyos. Amen. Tingnan mo yung sarili mo. Kaya nga ho, isa to sa mga bagay na talagang pwede mo mapasalamatan at mapuri. Masamba talaga ang Diyos ng hustong-husto. Kasi kahit ganyan ka, kahit ganun ka, minahan ka ng Diyos. Amen. Isn't it? Amen. God chose what is weak. Again, to shame the strong. Sabi dito, God shows what is low and despised. Yung mga mababa daw at saka yung despise yung mga tinatakwil ba? Yung despise yung ano ba yan? Is despised in the world even things that are not. Yung hindi daw kaakit-akit. Bakit po? To bring to nothing
things that are, ito yung sabi ni Pablo, so that no human being might boast in the presence of God. Ito kasi yung experience ni Pablo. Si Pablo gusto talaga pumunta ho sa mga Hudyo na mangaral kasi expert siya dun eh. Pero hinihila siya ng Diyos at pinapadala ho siya sa hintel. Ang unang reaksyon ni Pablo, bakit dito ko inyong pinadala nun? Hindi dapat eh. Para bang yung unang simana, unang buwan ni Pablo, parang siya nag-a-argue ng Panginoon, Lord, magaling ako eh. Lord, ito mga... Eh, yung mga hintel kasi, yung mga non-Jews, ang tingin mo ng mga Hudyo sa mga hintel ay parang aso. Naalala yun si Jesus, yung may isa hong Christian na pumunta sa kanya, yung Syro-Phoenician woman, humihingi ho ng healing. Si Jesus was acting like a Jew. After all, he was a Jew. Sabi niya, the bread is not for the dogs. Yun ho ang attitude nila, ang tingin ho nila sa mga hindi Hudyo ay aso. Yun ho ang kinagagalit ni Adolf Hitler. Kaya pinatay niya 6 million Jews. Pero despite, dapat hindi natin i-curse ho yung mga anak ng Panginoon, yung mga Hudyo. Kasi sabi ni Lord, sabi ho sa Genesis, he who blesses the children of Abraham will be blessed, but he who curses them will be cursed. May tawa pa ho dyan? Amen. So, yung unang panahon, yung unang mga araw ho ni Pablo, hindi ho niya matanggap-tanggap yun. Pero yun ang calling niya eh. Sabi ho niya eh, if the other apostles are called to be the foundation of the Jews, kumbaga sila ho'y apostoles ng mga Hudyo, sabi ni Pablo, I am called by God to be an apostle to the Gentiles. Natanggap na ho niya in the process sa kalaunan. Kaya nga ho, yung experience ni Pablo, nagdala ho sa kanya sa realization na ganun pala yung ways ng Panginoon, kapaparaanan ho ng Diyos. Naintindihan na natin mga kapatid, amen? Palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. I-explore natin ngayong umagang ito yung mensahe ng Diyos para ma-appreciate ho natin that every time makakita ho tayo ng lowly brother, makikita ho natin yung hand ng Panginoon. Every time tayo ho ay tatanggap ho ng parang karampot lang galing sa Diyos, ma-appreciate ho natin to. At every time tayo ay mag-i-experience ho na para pagang yung mga insignificant moments, hindi natin sila i-despise. Kasi little do we know, God actually is at work. Amen. Kasi ang sabi ni Lord, dito basahin ho natin, lahat ho tayo, the counts of three. 1, 2, 3. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ibigyan tayo ng another example or illustration. Here we go. Okay ha? Kasi ito yung immutable ways ng Panginoon. Hindi mo talaga ito machi-change. People and everything in this world changes, pero yung ways ng Panginoon na. Okay, I'd like us to check some of those. Alam ba ninyo, nung ginawa ng Diyos yung tao, siya ho'y tumampot ng, sa Bisaya na, lapok. Sa Tagalog ho yun, nung ginawa ng Diyos si Adan, siya ho'y, the Lord picked up a dirt sa English. Ano yun sa Tagalog? Yung dirt? Ano yung J? Ano yung dirt? Dumi ba yun, ma'am? Parang tik, parang iba yung ano ko sa dun. Ah, putik! Ayun, putik. Siya'y tumampot ng putik. Nag-divertium lang tayo, mga kapatid. Kaya nga, maganda at saka masarap yung amoy natin. Pero admit it, sabi yun ng Bible, galing tayo sa putik. Kaya nga minsan, nag-aamoy putik talaga tayo, ano ha? Nung ginawa lang yun si Adan at saka si Eva, well, si Eva came from Adam. But when Adam was formed and created by God, hindi ho pumunta si Lord sa diamante. Hindi niya kinuha yung diamante at siya ho'y nag-chisel at saka ginawa ho niyang tao, inihipa niya ang tao. Siya ho'y pumunta ho sa puti.
Puti ko, yun, mud or clay is one of the basest and the lowest element on earth. Look at it. Look at it. Nung ginawa ho niya yung, ang sabi kasi ng Bible, ikaw at ako ay masterpiece ng Panginoon. Sa Tagalog, obra maestra. Sabihin mo yung katabi mo, ikay obra maestra ng Diyos. Sabi ni God, you are a masterpiece. Pastor, yung ilong ko, hindi, you are a masterpiece. Hindi, pastor, yung buhok ko. Wala lang sa buhok, no? You are a masterpiece. Pastor, yung height ko, hindi. You are a masterpiece. Pastor, yung color ng skin ko, hindi. You may look to the eyes of man imperfect, but you are a masterpiece. Amen. Obra maestra ikaw. Alam mo ba saan ikaw galing? You came out from nothing, and God made you out to be something. Amen. Ganun din ang gagawin ni Lord sa'yo. You are a working process of God. God is not yet done in your life. Siguro yung past mo, yung nakaraan mo, saan ikaw galing, sino ikaw? You were a nobody. You are a nothing. But I got you a good news, because this is how the Lord works. This is the way of God, as He was in the past. Listen to this, brother. Listen to this, sister. You may be a nothing. You may be a nobody. But God will create out a somebody, a someone out of you. Para ho ang glory ay para ni, para ho yung kaluwalhatian na may bigay ho sa kanyang pangalan. Amen. 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 Sabi ho dito, nung sinate ng Diyos ang tao, He did it through the cross. Sabi ho ni Pablo, ang kroso ay isang offense sa mga Hudyo. Kaya nga ngayon, hanggang ngayon, hindi ho, yung mga Jews, they still do not accept Jesus as the Messiah, the Christ. Hindi tinatanggap sa Jesus na siyang Mesiyas. Kasi ang cross ho ay isang stumbling block sa kanila ho. Hindi nila matanggap-tanggap ho yun. At to the Gentiles, sabi ni Pablo, the cross is a foolishness. Kaya, pag sabi mo, ano ka, born again, pinagtatawanan ka, tinanin niyo si praise God, nanalo yung champion natin, si Brother Manny, amen. Pinag-usapan natin yun. Talaga, si Bradley, marunong palang tumamlik si Bradley, ano po? Ano po, si Manny noon, yung siya'y lasinggo, babaero, talagang ina-idolized ng mga tao, ano po? Nagbago si Manny Pacquiao, Bible lang dinadala. Pati si Bradley, pagkatapos nilang mag-ball, sabi ni Pacquiao kay Bradley, atin ka sa Bible study namin, brother. Sabi ni Bradley, sige. Pinagtatawanan si Manny Pacquiao. Nakita ko sa Facebook, parang ano daw, yung malamya ang pagtanggap ni Manny nung siya umuwi ho. Nagmo-motorcade sa Manila, parang ano daw, nilangaw, parang wala masyadong mga ano, wala nga confetti, hindi masyado. Well, isa ho dun, kasi election eh, kontrapartido. Ano ho, kahit be nice si ano, siguro ho yun. Pero anong nangyari? Yun talaga eh, mga kapatid. Foolishness. Yun ang ginagamit ho ng Diyos. Sabi ho ni Manny, nung siya ho eh, in-advise sa isang simbahan, sabi niya, yung buhay daw niya, ay isa hong pinupuri ho niya ang Panginoon, isa hong ehemplo ho, na pag ang Diyos ho ay pumili ng isang tao, pwede pala niyang gawin ng isang tao na great, galing ho sa wala. Kasi ho si Manay kargador lang. Mga kapatid, ganun ho ang ating malulahati at makapangyarihan ng Panginoon. Amen? Nakuha ho ninyo mga brothers and sisters. Palakpakan ho natin si Lord. So ito ho yung hinilang moral lesson. But life's lesson, ito yung dapat maintindihan natin. Ayun, sinulat ko dyan. Sabi ko dito, whenever we receive little blessings from the Lord, sabihan na yung sarili mo, lagay mo yung kamay mo sa puso mo, sabi mo, whenever, sige daw. Whenever. Ano daw, balikan mo doon na, let's say it back, say whenever. Whenever. One last. Whenever. Whenever. Okay.
Whenever you receive a little blessing from the Lord, do not resent. Tatutok sinulat ko dito. Number one, become grateful. Number two, become faithful. Number three, take the challenge to increase what is little. Panahon daw na tayo'y makatanggap ng karamputlan. Galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon kasi wala akong blessing na hindi ho nanggagaling sa Panginoon. Malaki man or maliit, lahat ho yan galing sa Diyos. Amen? Kahit itlog lang ang matanggap mo. Diba yung pamahok ko, itlog lang. Huwag kang magreklamo. Unang-una sinabi ho dyan, dapat ho kahit karamput lang, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Anak, makinig ka. Sa mga kabataan, minsan eh, ano yun sa Tagalog? It feels inferior. Yung it belittles you ba? Pag ang baon mo ay 20 peso lang at saka yung mga kaklase mo, ano yung belittle? Ano yung tingin mo sa yung sarili, yung nakakaliit? Ayun. Nakakaliit ito sa sarili mo. Yung ang maabot lang talaga ni Papa at saka ni Mama mo, 20 peso lang. Kasi yun na nga eh, yung sitwasyon eh. Pupunta ka sa eskwelahan, yung mga kaklase mo. Oh, it's not fine na. Alam mo na yung mga kaklase mo, di ba? Hindi dapat ipinapalabas yung pera, pero ginaganon talaga. Maingit masyado, tag 200, ano po? Lumabas yung isa, 200. Yung isa, sabi niya, ay, hindi, mainit. Mas mainit dito eh, 500. Eh, ito yung ano, mas matindi, yung pangatlo. Nagpapalabas ko ng Ninoy. Ikaw, kaya mo bang ipalabas yung 20 peso mo? Nakakalit, ano po? Pero wag ka. Ano yung krampot na natanggap mo sa Diyos? Kailangan marunong kang magpasalamat niya. Amen. Sa University of the East, Far Eastern, hindi pala, FEU? Far Eastern University. Sa buong istorya ho ng FEU, minsanan lang daw nangyayari, may isang estudyante na mag-graduate ho ngayong May, magna cum laude. Dito sa mga ano sa mga university ho natin, palagi ho yung may ano cum laude. Kumaga pangatlo ho yan eh. Pauna kasi summa, magna or magna cum laude at saka cum laude. Tumbatang to. Cum laude nabasa ko. Ang kurso niya BSBA, Business Admin at saka may major siya eh. He had to study and make it for 6 years. 4 years lang na BSBA. But he would have to do it for 6 years kasi anak, mahirap. Dami talagang racket ginagawa niya. Nagtatrabaho daw sa fast food kasi guwapo. Siguro you read the story. Naging viral, ano ko. Nagpapanday, nag-iigim ng tubig. Kasi may mukha eh, nag-a-attend daw ng mga contest ho, ng yung macho man, at saka kung ano ho yung makuha ho niya na prize, at saka ano yung sweldo niya, tinitipid niya ho yun, pang matrikula, ang FEU kasi mahal yan eh, amen. Yung tuition sa atin eh, yung tuition ni BJ, times 4 or 5 mo siguro sa FEU. Pwede hong maharap, mga kapatid, kayong mga kabataan, saan ho ninyo gustong mag-eskwela? Pwede hong maharap. Kasi yung langit eh, wala ho yung katapusan. Yun ang pangarap natin. Yung walang katapusan, mga kapatid. Hilingin mo yan sa Diyos at ibibigay yan ng Panginoon. Pag humihiling tayo ni Lord, tinitest tayo. Bago yan, ibibigay yung, sabi ho ni Matt Mundro, yung unreachable stars. Bago maabot yung unreachable stars, ititest ka muna ni Lord sa 20 peso. Kung grateful ba ikaw, tong batang to, pinagtsagaan talaga niya. Siya ho'y umiyak. Ako din ay tumulo din ng luha ko nung tinanan ko yung kanyang istorya. Kasi nakamit niya ho, siya ho'y nakapagtapos. Hindi lang basta-basta nakapagtapos. Ngayong Mayo ho, mag-marcha siya bilang magna cum laude. Kasi yung karampot,
na natanggap niya galing sa Panginoon, he knows how to appreciate them. Everyone says grateful. Yung damit mo, yung sapatos mo, kailangan marunong kang magpasalamat niya. Every time gani, uupo ikaw, pinapasalamatan yung pagkain mo na parang walang lasa, parang hindi mo gusto. Uupo ikaw, papasalamatan yan, papasalamatan mo yan. You are just but qualifying yourself for the more delicious food ahead. Anytime na papasalamatan yung damit mo, na binigay ho, second hand lang ho, parang ukay-ukay na, pero sabi mo, Lord, salamat ito. You are qualifying yourself to wear signature shirts or signature, apparels in the future. Amen? Every time papasalamatan mo yung sapatos na, ano, yung pinsan na binigay sa'yo, na parang, Panginoon, instead na itinatapon mo yung cellphone mo, ay, walang manisay lami, oy. Imagine ha, Samsung no, imong gilabay, wa man ilami ba, more ni, hantang imo na ko. Ladies and gentlemen, alam po ninyo, ang gusto natin, siya ho'y natutuwa sa kanyang anak ho na marunong magpasalamat. Hindi lang ho sa mga malalaki ho, kahit na ho yung sa karampot, yung sa maliit. Kasi when you know how to appreciate the little, you are giving the glory and honor to the Lord. Amen? At ang pangalawa ho, kailangan faithful. I-explain ko to further later ha. Kailangan ano yung little na binigay ng Panginoon natin, faithful tayo niyan. At saka, ito ho yung challenge ho sa atin. What the little that we have, marunong ho tayong mag-increase. Para ho, parang sa negosyo ho, ano yung maliit mai-increase ho natin? Gaya ho sa Acts, hindi lang ho isa, kundi tayong lahat mga kapatid, by the grace of the Lord, let us multiply our number. Amen? Amen. Palakpakan doon natin si God. Hallelujah. Here was another story in the Bible about a widow woman. Siya ho'y tumanggap ng isang milagro galing sa Diyos. Now, I'd like us to be associated more of miracles sapagkat you and I are people, men or women of miracles. Kailangan ho, talagang ano, yung pamilyar tayo ho, dapat maging pamilyar ho tayo sa milagro kasi ang gusto natin, ito yung ginagawa niya, yung medium ho niya, gumagawa siya ng mga milagro ho, sa buhay natin. Yung mga pangangailangan ho natin, ipo-provide yan ng Lord sa kanyang sariling way. Ibig sabihin in a miracle. Yung karamdaman mo, papagalingin niya ng Panginoon. Amen. Sa kanyang paraan. I mean, in miracles. Amen? Amen. We need to be more familiar and associated with miracles. And here was a woman. Siya ay isang widow. Bago ko i-share din itong story ang to, may passage man. Itong widow to, kamamatay lang ng kanyang asawa. Kanyang asawa, isang propeta, imagine, no? Ano, servant ng Panginoon, was a prophet, kamamatay lang ng kanyang asawang lalaki. Meron silang dalawang anak. Kamamatay lang, oh, ang, yun itong ano pala, itong prophet na to, may isang, may utang, oh. Halos tayo lahat, may utang, alam ba? Yung kinautangan, oh, pumatok sa bahay. Sabi ng, ano, kailangan, bayaran mo na yung utang. Ay, hindi alam ng asawang babae. Hindi! Utang ng iyong asawa, utang mo din. Hindi ko yun alam. Hindi! Dito yung kasulatan. Sabi niya, pag hindi mo ito mababayaran, itong petsang to, yung itong dalawa mong anak, kukunin ko at ito yung pambayad. Gawing alipin. Hindi yan pwede ngayon, ano po, sa constitution natin, ang tawag doon, involuntary servitude. It is against the law. It is against moral and good custom. Sabi yun ang constitution. Anyway, enjoy your life, yung dalawa mo, di ba? Feel na ano, ng babae, umiyak siya. Wala siyang ibang magawa. Pumunta ho siya sa propeta. This was siguro Elisha. Second King siya kandi, Elijah siguro. Elijah ba? Siya ay pumunta kay Eliseo. Naawa ho si Eliseo. Siguro yung propeta, parang estudyante siguro ni Eliseo. Ito yung tanong ni Eliseo ho, sa babae.
makinig kayo. May tao pa ho dyan? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang matulog, makinig ka. Doon, huwag kang matulog, doon. Okay. Makinig ka doon. Gumaganon-ganon kasi sa akin. Facebook ng Facebook kasi siguro kagabi. Diba po? Masahin natin doon na. Sige doon. Tanong ho ni Eliseo. Tell me what you have in your house. Ano yung meron ka sa bahay mo? Kapatid, ano yung meron mo sa bahay mo? Pastor, ito yung sagot ko ng babae. Kawarae. Sabi niya, your servant has nothing in the house. Imagine mo yung loob ng bahay, pagpasok mo wala. Walang salasin. Pagpasok mo ba? Wala talaga yung pagpasok mo sa bahay, yung empty talaga yung bahay. Alam ba ninyo, pag ang Biblia ay magsabi ng wala, wala talaga yan. Biblia yan eh, yung salita ng Panginoon, infallible. Thank God, pagpasok natin sa atin sa bahay, at least may monoblock tayo. Pagpasok natin sa bahay, kahit na yung ano, recondition lang ng TV, galing sa Korea, yung Koreano dyan, kahit pa paano, mayroon tayo. Amen. Pero itong babae ito, talagang sadyang mahirap na pamilya. Pero sabi dito, sabi niya, your servant has nothing in the house. Pero, sabi niya, exact. Meron pala, isa lang. Wala siyang salasit, wala siyang ganito, lang ganyan. Pero may isang meron siya. Sabi niya, except a jar of oil. Meron doon siyang isang jar of oil. Parabagang, ano to, yung semblance or halos kapareho yung babae na binuhos niya yung oil sa paa ni Jesus, yung ano, yung perfume, yung mamahalin. Si Mary of Bethany, no? No, ngayon, sabi ni Eliseo, well, hindi ko na na-include yan kasi yung space, ang full story, sabi niya, go home. Dito natin makikita na pwede palang maghiram, ano po? Basta isa uli lang, ano po? Sabi ko ni Eliseo, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, humiram ka ng panidlan. At huwag kang humiram ng kukunti lang. Humiram ka ng sangkadami. Sa Bisaya pa, buddan magugog Tagalog, pasensya na mo ha. Pre-practice na yung Tagalog, ikan pa itong disyembre, no? Sa Bisaya, mga Exonin, ano ba? Kung maghuwang ka, huwang kutubs mahuwang ni mo. Ayaw pugong-pugong, so at tatlo sila, no? Humiram talaga sila yung bahay ng Meruan hanggang sa bahay 1,649 and one half. Humiram sila ng panidlan. Gaya natin ngayon, dami nating panidlan na punta kayo sa bahay. Pati na yung container na yung nilalagyan, pati kawa mo ng iso, nilalagyan ni Sister Beria ng tubig. Gaya mo, ano ang nilalagyan mo kahit arinol? Paano? Ma'am Jo, walang tubig sa Bongga, Ma'am Jo. Very happy tayo ni Ma'am Jo. Ano po, nandito ko yung isa ko sa mga managers natin, no, sa boardwalk. Ma'am Jo, marami na tayo mga kapatiran, Ma'am Jo. Amen, amen. Galing Palawan. Babalik ka pa Palawan, Ma'am? Sige po. God bless ho si Ma'am Jo. Tinupad yun ng babae. Tatlo sila eh. Wala akong ibang makatulong sa kanila. Nanay at saka mga anak. Humiram talaga sila. Ang second instruction ni Eliseo, asarado yung bahay. Nilak yung pintuan at saka pati yung, ano, yung bintana. At saka yung oil na nasa sa ano yun, sa jar, itatransfer ninyo ho sa lahat ng mga containers. Ito yung milagro, miracle provision. When they transferred the oil to the first container, yung jar na hinahawakan, hindi yung malaking jar, parang botelya ho yun. Kasi noon, wala hong botelya. Ano, mga earthenwares lang. Nung tinansfer nila, mas maliit lang ho yung, ano, yung jar nila. Yung tinansfer nila sa second vessel, parang balde, hanggang sa, ano, yung ganito container, hanggang sa drum,
maliit lang ho yung ano, yung jar, when they transfer it to the container, yung container ho'y napuno. Pangalawa, hanggang tumating ho sa last na container, yung kanilang bahay ho, napuno ho ng oil. Yun ho ang milagro, parang yung jar ho, naging green ho. Sabi yun ng anak sa kanyang pangalawa, ubiiyak siya, sabi niya, binilang nila, sabi niya, pera na to, kwarta na eh. Sabi ho ng nanay, anak, bigyan mo ako ng container. Sabi ho ng bunso, yung 10 years old, suot yung damit ng kanyang tatay, di ba, inaanak, ano? Damit ng tatay na yung ano, yung parang yung scarecrow. Sabi na, nana, la na baldi. Ubus na daw ang baldi. Kasi wala na daw panidlan, yung oil daw, stop to flow. Kaya na ho, kailangan may panidlan tayo pang mag-appear tayo ni Lord. Kasi hindi ho yan mag-i-stop yung blessings ni Lord hanggang may panidlan tayo. Yung puso mo, palpakan mo na si Lord, amen. Kailangan palagi yan empty, yung puso mo. Kasi hindi maka-feel si Lord kung puno yan. Pastor, wag mo na buko. Hindi ako tinaklan pag Pastor, magaling na. Hindi ko na kailangan. Ako po. Hindi ka mapupuno niya ni Lord. Amen? Ang last instruction ni, ano, ni Eliseo, pag meron na kayong oil, ibenta ninyo, bayaran ninyo yung nautangan ng husband ninyo, and what remains will be your sustenance for the rest of your life. Malaking pera yun. Kasi yung oil na yun, hindi yun, ano, marka, ano, yung oil ba na ng, ano, ano daw inigsig sa oil? Sabi pa ng, ano, kaibigan ko, si Tongxing mo. Yun pala, binaliktad pala kasi may oil dito ng pangalan ko, Washington, D.C. Si Tongxing mo. Ano, kung sa day inigsig sa lubi, butay takong pawa. Butay takong palwa. Sa ano, pagpalit daw ni mo, 5 na paklay, 5 na lugaw, o 15 paklay, o 5 kaulo, 15 laipa. 5 lugaw, 15 paklay. Yung oil. You laugh, praise God. Yung oil na yun, expensive o yun, high grade yun, perfume o yun. Kasi yung oil natin, yung apothecary, hindi ho yun yung real apothecary, hindi yun alcohol. Ano yun? Most of it comes from high grade oil. No? So, binenta ho yun ng babae, dumating talaga yung creditor. Masaya-sayang creditor. Ay, bago akong alipin, siguro bakla din yan. Ano ko? May bago na naman akong pili-pili pile eh. Sabi ng babae, tok, nak, 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 pagbukas ho. Bayan! Pag sabi niya, bay, wag pa gano'y iyan. Kinuha ng babae, nilagay sa kanyang kamay. Sinirado yung bituan. Mangha yung lalaki, saan galing? Let me tell you, ladies and gentlemen, ano yung konti karampot natin? Diyan manggagaling yung limitless blessings mo. Amen. 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 Palapakan mo natin. Hallelujah. Wow. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, there are two more things I will still preach, okay? Tingnan mo natin sa gospel. Jesus' 5 loaves of bread and the 2 fishes were from an unknown boy. Sabi yun ng mga Bible scholars, yung isa daw sa greatest na literal miracle na ginawa ni Jesus, yung creative miracle, is yung ginawa ni, nag-multiply si Jesus yung 5 pan at saka 2 isda. Yung isda pala ay ano, plapla yun. Dinasapsap sa inang isda. Ang sito na yung tilapia. Kasi sa ano yan, tilapia, ano po. Saan ho yung galing? Alam ba ninyo?
Basahin doon na natin yung John 6:9. 1, 2, 3. There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they among so many? Iniisip ko ba yung inference ko? Kumawa ng isang ano, conclusion yung binasa ko to ang ano, yung gospel. Aba-aba naman yung mga tao, kahit isa, dalawa, lima, o kahit sampo, 20. Meron sigurong nakadala doon ng pagkain. May mga mayayaman na ano, lumalapit kay Jesus. May mga pariseyo, mga saduseyo. Meron yung silang baon. Pero hindi. Yung iba, tinago talaga nila. Di ba? May mga ano, no? May mga pinsan tayo. Sino yung mga kilala natin? Yung kanilang mga masasarap na pagkain, nilalagay, ano talaga, yung sobra-sobra, nilalagay dun sa parador, ano po? Pagsimhot, sa papa, murag, mapanuos naman eh. Ipanghatag na to sa pinsan, ano po? Ibigay na, kasi mapanuos na sa'yo, ang worst mga eksod, bisan panuos, ihatag pag yun. Ayaw yung tao na yung himuha, di nga palanginan sa Ginoo. Amen? Kung gusto ito mo hatag, paglutuan ng init, ganit mo, ito i-share ni mo. Amen? Kung sa'y makauni mo, gusto ni mo i-bless ang uban, kasi it's God who will bless you back. Katong makauni mo. Amen? Balaklakan na natin si Lord. Hindi yung ginawa ng mga mayayaman. Pero merong isang bata ho, na sumunod kay Jesus. Siguro na pakinggan ni Lord, sabi niya, press down, shake it together, and running over. Sabi ni Lord, give, and it will be given back to you. Ito yung pamangkin ko, si Cheng Cheng, no? Si Jaylan, Jay, so thank you kaya ni Cheng Cheng, Jay. Ano? Yung mga daughter-in-law, ano? Saka, by God's grace, one of our, siguro, one day, nagagamitin talaga ni Lord sa church. Itong pamangkin kong babae, may nakilala siya, yung bangko. Kailangan kasi natin ng 30 chairs dito. Amen? Amen. Pinagpipray natin kasi may mga blessings tayo, tsaka may mga priorities tayo. End of the month, mayroon pa tayong camp. 29, 28, 29, 30. Amen? Amen. Marami pa tayong i-invite, ano po? Marami po tayong i-dadalaw sa Panginoon. Kailangan ba invest tayo? Pero kailangan na natin ng chairs eh. Kasi on the second quarter, di ba ito yung challenge natin mga kapatid? Yung phenomenal growth? 50! Amen! Amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, challenge natin yon. Kailangan magdala tayo sa Panginoon, ano po? Eh paano yan? Paano magpadala ng 50 si Lord sa atin kung kukulang-kulang ng chairs? Ilan na lang yung empty chairs eh. Alam ko, yung ibang miyembro, wala na yun kasi walang tubig. Pastor, di ko gusto matong simbahan nga. Nakoy power, ha? Kailangan maligo talaga. So, basically, our church is full. We need to produce chairs. So, may kaibigan to si Cheng Cheng nag-offer sa kanya. So, we need to have money, extra money. Ganito yung nangyari. Kahapon, dami na. By the way, sino yung hindi pala kasali yun sa Don't Watch? Alas 5 hanggang alas 7. Madaling araw yun. Sabado, punta kayo sa church. Experience how we pray. O si Don, no? Pag mag-pipray ko yan, natutulog. Nag-i-insulin kasi, ano? Nakakatulog yun. Pero faithful tong brother natin, no? Sabi ko, mag-pray tayo ng chairs. Bigla ako, may isang nanay ko, bagong member natin, Balo. Ako din, manghaling, sabi ko, pinupuri kita, Panginoon. Kasi simple yung nanay, simple yung Balo. Sabi niya, Pastor, gusto ko akong magbigay. Nagbigay ako siya ng 1,000. Na-open yung mind ko, sabi ko, why not open to the church? Kasi iba yung expectation ko eh. Marami tayong member sa labas, ano po? I-challenge natin sila. Pero nabuksan yung isip ko. Itong babae ito. Sabi ni Lord, what do you have in your house? Wala. Pag titingnan ko yung mga miyembro sa simbahan, halos mga young people man eh. Wala man eh sila. Oy. Kung i-challenge na ko ni Muhatag, Muhatag ni Sigmintas Tabos. Pero yung kapatid na ano, ayaw ako nun kagabi. So meron na tayong 1,000. Para ho sa Bangkok, kailangan ho natin ng 30. Cheng,
Ngayon mo lang tutuchin niya. Trabaho, nani mo na ka. Hindi na lang, mas papa ng kutsi, ganito sa quality. Kailangan mo natin ng 30 chairs. So we would like to challenge, no? We would like to challenge. Hopefully, ngayong second week ng ano, ng may makabili na tayo ng 30 chairs. 30 chairs. Kung hinipo ka ngayon ng Panginoon, huwag kang magtubili. Hindi po kailangan na, oy, bandera pa store, matag ko 200 store. Hindi, lapitan ko lang ho si Sister Erlene, si Sister Delia, si Sister Chinchi. Ibigay lang, Sister Dels, para to sa additional chair. Hello, may tao pa dyan? Amen. Na-bless talaga ako ng sister na yon. Siya yung may mga anak. Apat siguro, tatlong anak. Siya yung balo. May trabaho, karampot lang ang sweldo. Tinataguyod ang pamilya, pero siya yung nagbigay mo para ho sa trabaho ng Panginoon. Kasi alam niya ho na para ho yun sa glory ng Panginoon. Kapatid, kaya mo din. Kaya mo din. Kaya nga, nabago yung paningin ho sa simbahan. No? Mga kapatid, let me tell you are a work in progress. I-bless ka talaga ng Panginoon. Tayong lahat ho. Palagpakan ho natin si Lord. Nabasa ko yung isang... May tao pa dyan? Amen. I'm almost done. Nabasa ko yung isang istorya, isang libro. Sumulat nun si David Yonggi Cho, the pastor of the largest church in our present generation sa South Korea. Ano po? May isa tong, ano, bago siyang miyembro na kabangkarote lang sa negosyo. Ganun yan eh. Pag lumapit ka sa Panginoon, may sarili ka talagang istorya. Nag-pray. Sabi niya, God will bless you. Nag-pray ko siya, Lord, i-bless mo ako muli. Kasi nawala lahat, bahay, lupa, sasakyan. Eh, nagre-renta lang sila ng isang maliit na bahay. One day, siya nakapagbasa ho sa Biblia, sa Matthew chapter 5. Nung nabuksan ho niya, nabasa ho niya yung sa verse 14 siguro, sabi ni Lord, you are the salt of the earth. Para bang isang green light yun na nag-open sa kanyang mind? And he went, and he started, sabi niya, ano kaya, kung magsimula ako ng isang negosyo, magbibenta ng asin. At siya ay naging isang milyonaryo ulit sa pagbibenta ng asin. I'm not suggesting you go and sell salt. But I don't know how the Lord will guide and direct you. Sa amin ho, noong year 2000, sumadsad ho yung ministry at saka may trials kasi na dumating ho sa simbahan, ano po. Kami ho ni Sister Delia nag-pray at saka umiyo na guidance ng Panginoon. Hindi ko talaga makalimutan yun. June 12, Independence Day ho yun. Binigyan kami ng negosyo ni Lord. Gumawa ho ng juice. Kasi yung juice natin, yung Diyos pala, Diyos. Binigyan kami ng pagmamanufacture ng juice. May tao pa dyan? Amen. Ayan, si Roy Roy. Oh, karga pa ka to sa una, Roy, no? Oo, gagi na sa una. Itong mga Macron boys. Ano yan? Tawag ito, yung tubulong hindi yan sa amin nun. Pero little juice ba? Yun po ang ginamit ng Panginoon na makapagtapos yung mga bata. Minsan, oh, kinakagaw yung juice, umaakit ako sa lumbers eh. May mga tao nakakita sa akin, yung dumadaan si pastor na. Yung mukha kasi yung ano, yung karton, tinatakpan ko yung mukha ko. After all, I realized, anong maulaman ko? Hindi man ako nagbenta ng drugs. Drugs, ha? Drugs. Hindi man ako nakaw. Nakaw, no? Bakit ako mahiya? Disente man yung trabaho. No? Every time magkarga ko ng ano ng juice at that time, heavy ho yun. Mabigat talaga. It was for our rice. It was for my children's following day baon. It was for my children's tuition every 15th day. Ay, nakalaos kami mga kapatid. Yung, kaya nga ho mga kapatid, yung mga maliliit na bagay, doon tayo i-bless ng Panginoon. Amen? Bisa nagbaligya lang ka o abon, o sana nagbaligya ka o dami kasi ngayon, tupperware. Wala pa lang abon ngayon, tupperware, no?
Sige lang mo mga kapatid, dyan i-bless yung pamilya mo. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. I'm almost done, ladies and gentlemen. Ito, basahin ko natin ito. 1, 2, 3. Rationale of it is humility and faithfulness. Rationale, ibig sabihin nun, yung wisdom ba? Yung dahilan. Bakit ito ginagawa ng Panginoon? Para ho, turuan tayo na, everybody says, humility. Kasi kung hambog ta, taas ta, dili ta mapanalanginan sa Ginoo. Katong itong mga balay at nasa elevated karon, di ba? Wala man sila yung tubig. Kasi ang tubig, dili kasaka sa taas, no? Pero katong mga balay na tuas, pinakaubos. Lipay kayo, no? Kailangan tubig. Sapagkat yung tubig ay pumupot na doon sa pinakamababang lugar. Sabi ni Lord, sino yung nagpakumbaba? Itataas ni Lord. Amen? Pero sino na gano'y yung mataas? Hinihila daw ni Lord. Amen? Tinuturuan tayo ng Diyos. Humility. At ito yung sinasabi ko kanina, faithfulness. Kailangan maging tapat tayo sa ano yung maliit. I would like to close my sermon with giving you this word of our Lord Jesus in Mark 4:26-28. I will read it. And He said, "The kingdom of God is as if a man who should scatter seed on the ground. He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how," verse 28, "the earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear." This is corn. This is how corn grows, di ba? Sabi ni God dito, yung pinakamababang trabaho sa tao, yung farmer, yun ang ginawang example ni Lord dito. Pero faithful tong farmer na to. Yung nagtanong daw, tanim daw siya. Araw at gabi, pupunta siya, dinidiligan ho niya. Kiniklin ho niya yung ano, yung surrounding ng kanyang ano, ng kanyang crops day and night, and he did not know how it will grow. It speaks about faithfulness. Yung gagawin mo yung trabaho mo ng buong makakaya mo, buong puso mo, na hindi mo alam ano yung nasa unahan. Amen? Nakakuha ko ninyo? It calls about faithfulness. Pero ginagawa kahit walang taong nakakita sa kanya, wala hong nagpipray sa kanya, kahit hindi niya alam yung sa unahan. Pero yung farmer, talagang matapat na matapat, araw-araw, ginagawa niya yung trabaho niya. Umuwi siya sa bahay, natutulog siya. Ibig sabihin, may contentment sa kanyang puso. Pero hindi niya alam, naturally. I like to say the word, naturally. Alam ba ninyo mga kapatid, the Lord works in natural ways. Habang natutulog siya, yung ano pala binhi na kanyang ipinunla, dahan-dahan ho'y tumubo. Sabi ho doon, ang una ho'ng lumabas yung kanyang blade. Then the ear, na, yung blade tapos ear. Ibig sabihin yung ear, yung bunga, ear man yun. Later na yun, yung process to. At saka, the full grain, ready for harvest na. Amen. Amen. Dami ko pa sana isasabi, pero tukulo yun sa mga personal experience. So sa amin na lang yun. Marami din ako masasabi about your experiences. Di ba, celebrate mo na lang yan. Ngayong umagang to, pasalamatan na natin lang Panginoon. Ano yung mga little that we have? Kasi si Lord, He's still working into our lives. Meron akong, I will close in here, one coin word to introduce to you. Gamitin niyo ito na ipag-pray sa Diyos Panginoon at saka sa araw-araw ninyo yung buhay, because this is a statement of faith. Working progress. Ibig sabihin, si Lord gumagawa sa buhay mo. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. I'm a working progress. Sabihin mo yung sarili mo, sir. Sabihin mo, I am a working progress. Palakpakan mo natin si God. Tayo ito kayo. Natanggap mo natin ang salita ng Panginoon. Awitan mo natin ang ating Diyos. Pasalamatan.